Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay sana makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana ma-share nyo itong particular vlog na ito sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga kasamahan. At laging nire-request ni Sir Bong na sana paki-hit yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. Ano po? Alam nyo, may mga ads na yan . May mga ads na yung vlog ni Sir Bong. Sana huwag nyong i-skip. Sana panoorin nyo yung mga ads ng aking mga video. At yan ay nakakatulong kay Sir Bong. Okay po ba? Sa mga hindi po nakakilala kay Sir Bong, si Sir Bong ay isang principal or punong guro ng Bagong Barrio National High School dito sa Division of Caloocan. Yung lugar po namin dito, kung particular kayo dito sa bandang Monumento. At si Sir Bong din ang kasalukuyang president ng Association of Public Secondary School Administrators of Caloocan City, yung tinatawag namin na APSAC. Alam niyo po itong APSAC, ito'y samahan ng mga principal sa secondary dito sa Division of Caloocan. Si Sir Bong po, kung hindi niyo itatanong, ay about to become a principal for. Kaya lang, nag-aantay pa ako ng approval ng civil service. I am hoping na sooner ay makukuha ko na finally yung aking item na principal for. And speaking of principal position, marami sa mga guro natin ay aspiring to become principal. Tama ba si Sir Bong? Alam nyo, napakagandang aspiration ng bawat guro na balang araw siya ay magiging isang punong guro. Kaya lang, marami ang nangangarap na maging principal, pero ilan lang ang destined to become principal. Tama ba ako? Alam mo si Sir Bong, naniniwala na ang pagiging leader ay isang destiny. Ang pagiging leader, ito ay tinadhana. Kasi ito yung sinasabi sa Bible, hindi ba? Kaya yung magiging leader ng paaralan ay talagang itinalaga ng Diyos. At kung talagang hindi ka destined to lead, at kung talagang hindi ka destined to become principal, alam nyo, kahit anong galing nyo, ay talagang hindi ito uukol para sa inyo. Alam nyo, kahit na magtumbling-tumbling kayo, kung talagang hindi will to become a principal, talagang it will not happen. Kasi becoming a principal is a great responsibility. Kasi you will lead teachers, hindi ba? You will lead students and you will lead parents. Kaya yung pagiging principal, yung pagiging punong guro ay isang malawak na responsibilidad. Natatandaan ko nung panahon namin, nung kumukuha ako ng principal exam, ito ay ginaganap ng by region. Pero today, ang principal exam ngayon ay national na. Alam nyo, yung exam noon ay talagang mahirap na. I remember noon sa national capital region, halos mahigit sa 1,000 examinees, pero ang pumapasa lang ay 70 examinees, and that was 2008. And today, noon mahirap na yung exam and today, mas mahirap pa lalo. Pinahirap pa lalo yung principal exam. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit halos wala nang pumapasa ngayon sa principal exam. Alam nyo, dating mahirap na yung exam, today mas pinahirap pa yung principal exam. So grabe talaga, talagang marami ang naiiyak. Alam nyo yung naiiyak, parang ayaw na atang magkaroon ng mga bagong principal . Pero tingnan nyo ha, yung mga guro na nagtitake ng exam ay magagaling naman, Yung mga nagtitake ng exam lately ay matatalino, Matatalino yung mga kumukuha ng principal exam. Actually, yung mga kumukuha ng exam, yun yung mga best teacher natin sa school . Tama ba? Pero nangyayari, magagaling sila, mahuhusay, matatalino, pero bumabagsak pa rin. Kung ganito ang nangyayari, sana maiisip naman ng NAIAP na medyo pag-aanin ng konti yung principal exam. Huwag namang sobrang pahirapin yung, huwag sobrang hirap yung principal test o yung principal exam. Alam nyo dati nung panahon namin, kahit teacher 1 ay pinapayagan ng kumuha ng principal test.
Kaya marami noon na teacher 1 ang kumukuha ng principal exam at marami sa kanila ang pumapasa. Pero ngayon, dapat at least 5 years ka ng master teacher, 5 years kang department head, or 5 years kang teacher 3. Ano? So, bago ka payagan, mag-take ng exam. At yung mga na-assign, ano, yung mga na-assign na teacher in charge for 5 years, ano, sa mga schools, ay pwede kayong kumuha ng exam. Kayo ay pinapayagan na kumuha ng principal exam. Kasi sa mga division na wala na halos passer, nag-a-assign na lang sila ng teacher in charge, ano, dun sa mga vacant school. And these teacher in charge are considered school administrator. Kahit na hindi sila passer, they act as principal. Kaya kung ganito yung case mo, ano, na na-assign ka sa yung school o sa particular school na at least 5 years na ikaw ay teacher in charge, pwede kang mag-take ng exam. Sir, teacher 1 ako. Yes, kahit na ikaw ay teacher 1, kung na-assign ka naman na teacher in charge for 5 years, no, sa isang school, ay papayagan kang mag-take ng principal test. Alam niyo, maraming division na sa buong bansa ang wala na halos principal passers. Dito na lang sa Division of Caloocan, mga 5 schools na ang dapat lagyan ng principal passer. Alam niyo kasi, may rule na hindi maaring maging school administrator ang hindi passer o yung non-passer. Dapat, ang magiging isang school administrator ay isang principal passer. Kaya nga ako personally as president of the APSAC, ano, bilang presidente ng mga principal sa secondary dito sa Caloocan, ay tutol ako, no, ino-oppose ko yung pag-appoint ng SD officials as OIC of the school. Kaya lang wala na kasi mga principal passers ngayon dito sa Caloocan, ano? Kaya nag-a-appoint na lang ng SD officials as school administrators dun sa mga school na bakante. Pero kung merong mga available na passers, ano, dapat sila muna ang priority, ano? Dapat sila muna ang ilagay sa mga bakanteng school as school administrator, ano? At to act as teacher in charge or to act as OIC. Now, ang tanong, meron bang binaviolate na rule kung SDO officials ang ina-assign na OIC ng school? Ano ang sagot? Kung may available passers, ano? Kung may available passers naman at hindi sila nilalagay, merong irregularity. Pero kung walang available passer, that's okay. Kasi SDS discretion yan. Kaya kung may mga case na ganito, no, sa ibang mga division na may mga principal passers naman, ano, may mga vacant schools na kailangan ng principal passers pero hindi kayo ina-assign. Ano? Ang ina-assign ay sa mga vacant position ay yung SDO officials or teacher in charge na hindi passers, ano, pwede kang mag-assert. Kasi by rule, dapat principal passers ang ina-appoint as OIC sa mga vacant na school. Now, kung hindi kayo pakikinggan ng inyong division superintendent, you can appeal to your regional director. Pumunta ka sa RD mo, no? Pero I repeat, ano, kung walang principal passers, okay lang na non-passers or SD official ang ilagay as school administrators. Gusto kong i-encourage yung ating mga qualified na guro para mag-take ng principal exam. Alam niyo, baka kayo yung sinasabi ko na destined to become leader o destined to become principal. Diba sabi, no? Many are called but few are chosen, diba? Who knows, baka kayo yung who knows, in God's perfect time, baka kayo na yung destined to become principal. At alam niyo, kung papasa kayo, no need nyo nang mag-apply. Ano? Matik na yan. Ano? Matik na yan. You will be given order to be assigned as OIC of a particular school. Kasi alam ng mga SDS na kapag nag-a-assign ng OIC or school administrator, ano, ng isang vacant school, dapat kukuha siya sa pool of passer. Ano? Dapat ganun ang gagawin niya. Kasi may rule tungkol dyan, eh. No? Sana kahit paano ay nakatulong ako sa inyong mga query. Actually, itong topic nito ay query ng isang subscriber natin. Ano? Nag-comment siya, nag-post siya doon sa blog ko na maging topic itong
how to become a principal. Okay? So, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, ano? At huwag niyo pong kakalimutan na sana i-share, ano, i-share sa inyong GC, sa mga GC ng ating mga teachers, yung mga vlog ni Sir Bong. Maraming salamat po sa inyong lahat.